isang gabi, sinamahan ko ang aking kaibigan sa lugar kung saan nakatakda ang kanilang tagpuan. Sa lalaking sa social media niya lang nakilala, ang kusturay maayos at halatang maraming pera. Nakakotse pa ito at doon sumakay kaibigan ko. Nagulat ako kasi biglang sinama niya ako. Pagsakay namin sa kotse, agad na din kaming bumiyahe patungo sa lugar kung saan balak na pala nilang mangdali. Pagbaba namin sa lokasyon, yung kaibigan ko bigla nilang niyari. Nasilayan ko lahat-lahat ang mga pangyayari. Ang ginawa nila sa kaibigan kong babae ay grabe. Wala silang konsensya, sila ay mga salbahe. At umaasa ako na sa batas sila ay malagot. At sanay ang dasal ko sa Panginoon ay masagot. Nang sa ganon magkaroon ng ustisya ang kanilang kasalanan. Ang kadumal-dumal na ginawa nila ay di ko malilimutan. Di ko inakala na ganito ang iyong sasapitin. Ako'y sakse sa krimeng naganap. At kung paano kanila halayin, wala akong magawa, hindi ako makawala. Tanging pagpatak ng luha lamang ang aking nagawa. Limang lalaki, ikaw ay winalang hiya, habang ginagahasa ka sila'y tuwang-tuwa. Ani mo'y mga demonyo ang aking nakikita, at ang masakit pa doon, buhay mo kanilang kinuha. Wala akong nagawang sala, ba't ako dinidiin sa krimen na di ko ginawa at di kayang gawin. Sapagkat matalik na kaibigan ko ang naging biktima, na silayan ang pangyayari ng aking dalawang mata. Aminadong magkasama kami ng araw na yon sa isang lugar, ngunit di ko alam ang lokasyon. Bukod sa aking naglalaki ay may kasama pang lima, hindi ko sila kilala kaya nakakapagtaka. May balak na pala silang kaibigan ko'y halayin. Nakaplano ng lahat at ako ang sisisihin. Inosente po ako, huwag niyo akong idiin. Yung mga nanghali sa kanya ang dapat niyong paaminin. Nakaposas ang kamay sa presinto, nagpaliwanag, ngunit sa mga pulis ay tila di maliwanag. Di dapat ako ang nakaposas, yan aking bulong. Titistigo ako, dapat yung kriminal lang makulong. Di ko inakala na ganito ang iyong sasapitin. Ako'y sakse sa krimeng naganap. At kung paano kanila halayin, wala akong magawa, hindi ako makawala. Tanging pagpatak ng luha lamang ang aking nagawa. Limang lalaki, ikaw ay winalang hiya, habang ginagahasa ka sila'y tuwang-tuwa. Ani mo'y mga demonyo ang aking nakikita, at ang masakit pa doon, buhay mo kanilang kinuha. Sadyang madaya ang mundo sa ganito na kaganapan. Ginahasa ang kaibigan ko na walang kalaban-laban. At ang masakit pa doon na kuwang inakusahan. Ako ay pinagbintangan at nilagay sa piitan. Ako mismo ang saksi sa krimeng karumal-dumal, ngunit ako ang dinidiin ng mismong kriminal. Hanggang sa dumating na sa husgado ang lahat-lahat ay aking nilahad at siniwalat, sapagkat ako ay inosente sa krimen na naganap. Matalik ko na kaibigan ang inalay, bagamat sa lapi ang pinairal sa husgado at tukom, ako ang inakusahan at ang mismong kinulong. Makapangyarihan talaga pag sa lapi ang pinagana, lahat kaya pagtakpan kahit ikaw ang nagkasala. Sadyang bulag pipit binge pag sa lapi ang makinarya, lahat kayang pagtakpan basta may tamang halaga. Di ko inakala na ganito ang iyong sasapitin. Ako'y sakse sa krimeng naganap, at kung paano kanila halayin, wala akong magawa, hindi ako makawala. Tanging pagpatak ng luha lamang ang aking nagawa. Limang lalaki, ikaw ay winalang hiya, habang ginagahasa ka sila'y tuwang-tuwa.
Ani mo yung mga demonyo ang aking nakikita at ang masakit pa doon, buhay mo kanilang kinuha.